Hi guys, good morning. Welcome to my channel. So, ngayon guys, no, pag-uusapan naman natin is about dito sa ano, sa itong halaman na to, prayer plant daw tawag dito, no. So, ngayon ang topic natin is paano ba siya nagiging mataba, maganda. Kung napansin niyo, 'di ba, ang gaganda ng mga dahon niya. Ang lalaki, ang lalapad, no. Mahaba. Tapos samantalang yung lagayan niya ganito lang naman yung kanyang lagayan, liit-liit lang, no. Pinuto lang siya na ano, na pinaglagyan ng ano, na mineral water, no. So yun guys, no. Then kung napansin niyo, may mga konting ano, natutuyo na dahon, no. So before kasi ito is nakalagay sa medyo naiinitan siya, no. So kaya natutuyo yung dahon na ganito. Ayaw kasi niya ng masyadong direkta sa araw. Gusto niya medyo nakakalungan siya. So, nung tinanggal ko siya dun sa araw, ito na yung nangyari sa kanya. Yung mga bagong, ano, bagong lumalabas na dahon is mga malalapad na. So, yan guys, no. Diba? Amazing yung laki ng kanyang dahon. Grabe. Kung aanhin mo, oh, yan, oh. Halos dalawang dangkal siya. Tapos malapad siya. Tapos mahaba. So, kaya yun guys, no. Yung kasing ano, yung kasing pagpapaganda ng halaman, hindi lang siya ron sa fertilizer na gagamitin mo. Kasama na rin doon yung ano, yung kanyang pinaglalagyan, yung kanyang yung tama ng sunlight. Pag masyadong direkta, yun nga, sabi ko nga natutuyo. Hindi masyado ayan, no, 'di ba? Hindi siya masyado malaki. Natutuyo na siya. Tingnan mo, no. Isang dangkal ko lang, no. Sa ganito. Pero nung inilipat ko na siya sa pwesto, lumapad na siya. Ganyan na siya kalapad. Mahaba na. Tapos malaki na yung dahon niya. Kung isipin mo, samantalang yung kanyang lagayan, ito lang. Tapos parang medyo konti pa yung ano niya, yung kanyang lupa, no. Then siguro may factor din na kasi yung ginamit ko rito is ano, tawag dito, lupa na may tae ng baka. Saka yung durog na ano, balat ng ano, ng itlog, at saka yung ipa ng palay, balat ng palay. So yan guys, no. Tapos ang kagandahan nito, itong halaman na to, hindi siya basta inuud compared sa mga caladium, aglaonema. So ito, I don't think so kung anong family ito, no, pero maganda siya. So yun yung sa mga tip, no. Hindi lang sa ano, isa sa mga tip natin, hindi lang siya sa fertilizer, kundi pati din dun sa paglalagyan mo, na dapat hindi siya masyado talaga direkta sa ano, pag mga itong klase ng halaman. Kung pwedeng ano, medyo nakakalungan siya, pag lalo na pag tanghali, yun kasi yung napakainit, so mas maganda yan. So sa kanya, kahit araw-araw siya diligin, walang problema, no. Basta kailangan lang yung tubig is ano, of course, nade-drain din siya, no. Pero hindi siya nadadry. Nade-drain. So, kaya yan guys, no. Parang kagaya rin yan ng aking ano, aglaonema. Ganun. So, then, next time, pakita ko naman sa inyo yung aking ano, aglaonema. Na mga nilipat nung minsan, no. Yung binidyohan natin. Na mga yun, malalaki na at magaganda na. So, this time, dito muna tayo. It's, ano, prayer plant. Sa mga ano pala, mga bago pa lang sa ating ano channel, no. Huwag sana nakalimutan mag-subscribe and click na rin yung bell button para updated tayo sa mga susunod nating video. Then kung meron kayong idea about this, no, drop your comment lang para madagdagan yung information natin dito. So thank you guys.